So ngayon naman ituturo ko sa inyo kung paano namin sinusukat yung concentration ng aming nutrient solution. So para masukat yung concentration ng ating nutrient solution, kailangan natin gumamit ng TDS meter. So ang TDS meter nito, so ang sinusukat nito ay yung total dissolved solid ng ating nutrient solution. So the higher total dissolved solid sa ating nutrient solution, mas concentrated siya. Okay, lagi nating tatandaan na bago natin lagyan ng kahit anong fertilizer o water soluble fertilizer yung ating tank na may tubig, check natin lagi yung base na ppm ng ating tap water. So itong tubig na to, wala pa tong nutrient solution, i-check natin yung ppm niya. So normally yung ating tap water, drinking water, or yung tubig natin na galing sa gripo, nag-range lang siya ng up to 80 to 140. So drinking water siguro nasa 80 to 100. So ito yung galing sa gripo, so 140 yung ppm niya. So madaming klase ng water soluble fertilizer na pwedeng magamit sa ating hydroponics. Pero dito sa Green Gold Farms, gumagamit kami ng Peters Professional Water Soluble Fertilizers. So yung gagamitin natin, which yung high nitro, dahil lettuce yung paggagamitan natin ng solution na to, mas mataas yung nitrogen content na fertilizer na ginamit natin. Para sa 15 liters na tubig, gagamit tayo ng mga 10 grams ng Peters Water Soluble Fertilizer. So ihalo natin sa tank. From 140 kanina na base natin sa tap water, tumalon siya ng 465 nung nilagyan natin ng Peters na high nitro. So nadagdag natin is 325 ppm. So itong 325 ppm, okay na to para sa ating first week ng ating transplant para sa mga lettuce. First week ng ating lettuce after transplant, ang TDS na kailangan natin, TDS reading, is 300 to 400 ppm lang. So okay na tong ginawa nating solution para dun sa lettuce natin. So yung pangalawang water soluble fertilizer na gagamitin natin is yung magnesium sulfate. So ang gagamitin natin sa 15 liters is 5 grams lang. Kalahati nung strength ng ating nutrient solution na Peters. Yung magnesium sulfate, kasama siya sa mga macronutrients natin. So secondary siya na macronutrients. Kaya hinalo natin sa ating nutrient solution. So pag sinabing macronutrients, sila yung mga nutrients na malaki yung pangangailangan ng halaman. Malaki yung percentage na kinukonsume ng halaman sa mga fertilizers nito. Nagdagdag tayo ng 5 grams ng magnesium sulfate para makompleto natin yung macronutrients natin. So nitrogen, phosphorus, potassium, magnesium, tsaka sulfur. So chinek ko ulit yung ating ppm reading patapos natin mag-add ng magnesium sulfate. So nagdagdagan na nasa 80 plus ppm. So itong solution na ginawa natin, good na to for first week hanggang second week ng ating lettuce. So ganun lang kadali magtimpla ng ating nutrient solution para sa ating hydroponic system. So tandaan nyo lang yung mga gagamitin natin. Meron tayong TDS meter. Then gumamit tayo ng water soluble fertilizer. Pwede nyo mabili dito sa Green Gold Farms. Then also yung ating magnesium sulfate. Available din sa Green Gold Farms.